Magandang araw mga bata. Tayo ngayon ay nasa ika-apat na linggo sa Filipino, Module 4, mga salitang magkakatugma at paggamit ng pahiwatig upang malaman ang kahulugan ng mga salita. Pagtukoy sa mga salitang magkatugma. Magkatugma ang mga salita kung magkapareho o magkahawig ang tunog sa hulihang pantig ng mga ito. Halimbawa, napansin, natin, katuwaan, pamayanan. Paggamit ng pahiwatig upang malaman ang kahulugan ng mga salita. Maaring gumamit ng pahiwatig upang malaman ang kahulugan ng di-pamilyar na salita sa pamamagitan ng mga sumusunod. A. Paggamit ng mga palatanda ang nagbibigay ng kahulugan o katuturan ng salita. B. Paggamit ng palatandaan sa sitwasyong pinagagamitan ng salita. C. Paggamit ng formal na definisyon ng salita. Paggamit ng mga palatandaang nagbibigay ng kahulugan o katuturan ng salita. May mga palatandaang nagbibigay ng kahulugan sa mga di kilalang salita na matatagpuan sa teksto o kwentong iyong binabasa. Naipapahiwatig ang kahulugan o katuturan ng mga salitang ito sa pamamagitan ng paggamit ng kasing kahulugan at kasalungat na salita. Halimbawa, sa tuludtod na ito. Masaya sanayon, maligayang tunay, hangin ay malinis, tunay na dalisay. Ang kahulugan ng salitang dalisay at maligaya ay pinahihiwatig ng mga salita sa unahan na bawat linya ay masaya, malinis at masarap. Tayo ay magiliw at hindi masungit. Ipinahihiwatig nito na ang ibig sabihin ng salitang magiliw ay hindi masungit. Ipinahiwatig ito sa pamamagitan ng kasalungat na salita na matatagpuan naman pagkatapos ng di kilalang salita. Paggamit ng palatandaan sa sitwasyong pinagagamitan ng salita. Ang sitwasyong pinagagamitan ng salita o konteksto ay isa sa mga palatandaang maaaring nating gamitin upang maunawaan ang kahulugan ng isang di kilalang salita. Ang kahulugan ng salita ay maunawaan natin ayon sa pagkakagamit nito sa pangungusap. Paggamit ng formal na definisyon ng salita. Napalalawak ang talasalitaan sa paggamit ng formal na definisyon. Ang katuturan o kahulugan ng salita na binabanggit sa teksto o kwento, halimbawa. Ang mga bata ay natuto ng gumamit ng diksyonaryo. Ito ay ang talaan ng mga salita, wastong bigkas at katuturan o kahulugan ng mga salita. Subukin natin. Basahin at unawain ang tula at sagutan ang mga gawain sa ibaba pagkatapos. A. Itala ang mga salitang magkatugma na matatagpuan sa tula. B. Basahin at unawain ang mga teksto at sagutan ng mga tanong na kasunod nito. Masaya sanayon, maligayang tunay, hangin ay malinis, tunay na dalisay. 1. Ayon sa tula, ano ang kasing kahulugan ng salitang dalisay? A. Maligaya, B. Masarap, C. Malinis, D. Masaya. Kahit na malayo, nayon ay tahimik, tao ay magiliw at hindi masungit. Number 2. Tao ay magiliw at hindi masungit. Ano ang ibig sabihin na magiling? A. Tahimik, B. Hindi masungit, C. Bumalik, D. Maingay.
ang mga bata ay natuto ng gumamit ng diksyonaryo. Ito ay aklat na ginagamit sa paghahanap ng kahulugan, tamang baybay at tamang bigkas ng salita. Dito sila sumasangguni sa tuwing may salita o wika na hindi maunawaan. 3. Ano ang ibig sabihin ng salitang diksyonaryo? A. Ito ay isang aklat na naglalaman ng mapa ng mga bansa at kontinente ng buong mundo. B. Ito ay isang aklat na naglalaman ng detalyadong impormasyon tungkol sa iba't ibang paksa. C. Ito ay aklat na ginagamit sa paghanap ng kahulugan, tamang baybay at tamang bigkas ng salita. D. Ito ay isang aklat na naglalaman ng mga kwento. Gawain 1. Mula sa iyong tulang binasa, hanapin ang katugmang salita sa bawat bilang at isulat sa column A. Mag-isip ng iba pang salita na katugma nito na wala sa tula at isulat sa column B. Gawain 2. Kilalanin ang kasing kahulugan ng salitang may salungguhit sa hanay A mula sa pagpipilian sa hanay B. Gawain 3. Basahin na tunawain ng kwento. Mula sa kanyang kubo sa itaas ng burol, tinanaw ni Janet ang mga nagsasayang kanayon na malapit sa dalampasigan. Walang ano-ano, nakita niya ang papalapit ng mga dambuhalang alon sa dagat. Mabilis na kinuha ni Janet ang sulo at sinilaban ang nakaimbak na tuyong palay. Nakita ng mga kanayon ang usok at apoy na mula sa lugar na inimbakan ng kanilang palay. Dali-dali ang lahat na umakyat sa burol upang patayin ang sunog. Pagkaakyat ng kahuli-hulihang kanayon, nakita nila ang malaking alon na tumangay sa lahat ng bahay, puno at hayop sa kanilang nayon. Panuto, piliin mula sa mga salitang nasa kahon ang tamang kahulugan ng salitang may salungguhit at isulat ito sa patlang sa hanay A. Hanapin ang pahiwatig na salita o grupo ng mga salita mula sa kwento at isulat ito sa hanay B. Gawain 4. Basahin ng teksto at sagutan ang mga kasunod na tanong. Ang Bulkang Taal ay matatagpuan sa pagitan ng mga lalawigan ng Batangas at Cavite at dinarayo rin ng mga turista dahil sa angking kagandahan nito. Ang bulkan ay uri ng bundok na may butas sa tuktok. Sa butas nito dumaraan at lumalabas ang mainit na tinunaw na bato o lava na nagmumula sa ilalim ng mundo. Ang pagputok ng Bulkang Taal ay palagi ring pinangangambahan ng mga taong naninirahan sa paligid nito. Mga tanong, tungkol saan ang nabasa mong teksto? 2. Saan matatagpuan ang Bulkang Taal? 3. Bakit ito dinarayo ng mga turista? 4. Ano ang kahulugan ng salitang bulkan ayon sa teksto? 5. Bakit nangangamba ang mga taong nakatira sa paligid ng Bulkang Taal? Tandaan, magkatugma ang mga salita kung magkapareho ang hulihang tunog ng mga ito. Ang kahulugan ng mga salita ay maaari nating maunawaan kahit wala kang diksyonaryo. May mga palatanda ang nagbibigay ng kahulugan sa mga pamilyar o di-pamilyar na salita na matatagpuan sa teksto o kwentong iyong binabasa. Naipahihiwatig ang kahulugan o katuturan ng mga salitang ito sa pamamagitan ng paggamit ng kasing kahulugan at kasalungat na salita. Sitwasyong pinagagamitan ng salita at formal na definisyon ng salita. Pag-alam sa mga natutuhan. Panuto, piliin ang katugma ng bawat salita. Isulat ang titik ng tamang sagot.
B. Panuto, tukuyin ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit ayon sa pahiwatig. Isulat ang letra ng tamang sagot. 1. Ang Pilipinas ay binubuo ng maraming mga pulo at isla. Ito ay malawak na baybayin. Ang baybayin ay tumutukoy sa anyong lupa na matatagpuan na malapit sa dagat. A. Pulo. B. Isla. C. Tabing dagat. D. Lawa. 2. Anong palatandaan ang ginagamit mo sa paghinuha ng kahulugan ng baybayin? A. Kasing kahulugan o kasalungat na salita. B. Sitwasyong pinagamitan ng salita. C. Formal na depinisyon ng salita. D. Kasintunog ng mga salita. Three. Ang mapa ay makatutulong sa atin upang maituro ang direksyon sa mga pook o lugar na gusto nating puntahan. A. Direksyon. B. Lugar. C. Mapa. D. Bansa. 4. Anong palatandaan ang ginamit mo sa paghinuha ng kahulugan ng pook? A. Kasing kahulugan o kasalungat na salita. B. Sitwasyong pinagagamitan ng salita. C. Formal na depinisyon ng salita. D. Kasintunog ng salita. Ninanais ko'y simple lamang na buhay, hindi napakayaman basta't matiwasay. Ibig kong tumira sa gitna ng bukid, na puok na tahimik at may lunti ang paligid. 5. Alin ang kahulugan ng salitang matiwasay ayon sa tula? A. Masagana. B. Tahimik. C. Masaya. D. Magulo. 6. Anong palatandaan ang ginamit mo sa paghinuha ng kahulugang matiwasay? A. Kasing kahulugan o kasalungat na salita. B. Sitwasyong pinagamitan ng salita. C. Formal na depinisyon ng salita. D. Kasintunog na salita. Pangwakas na pagsusulit. Basahin ang tula at sagutan ang tanong sa ibaba. Mga tanong. Bakit kailangan tangkilikin ang sariling awit? 2. Paano mo maipapakita ang pagtangkilik sa sariling awit? B. Gawing basihan ang tulang iyong binasa. Tukuyin at itala ang mga salitang magkakatugma. Palaruan sa Liwasang Bayan ni Dolores S. De Castro. Ang palaruang ito ay atin. Ipinagawa ito hindi para lamang sa ating kabataan kundi sa lahat upang may mapuntahan at mapaglimangan ng libre. Ang hiling ko lamang sa inyo ay pakiingatan at alagaan ito. Wika ng punong lungsod ng Agoncillo ng pasineyahan ang bagong palaruan sa Liwasang Bayan sa kanilang lugar. Tuwang-tuwa ang magkakaibigan na sina Anton, Jemar, Luisa at Angeline sa kanilang narinig. Sa wakas, may palaruan na rin sa kanilang lugar. Hindi na sila tatambay sa mall na nasa kabilang bayan upang magpalipas ng oras. Salamat po, Mayor! Makakaasa po kayo na pag-iingatan namin ito. Ang kanilang nasambit nang makalapit sila sa punong lungsod at makabayan ito. Mga tanong, sino ang nagpagawa ng palaruan? A. Punong lungsod. B. Kapitan. C. Presidente. D. Magulang. 2. Ang palaruan ay ipinagawa upang may mapaglibangan ang lahat. Ano ang salitang ugat ng salitang may salangguhit? A. Banga. B. Libang. C. Mapag. D. Ligangan. 3. Sa anong bahagi ng kwento mo nabasa ang tungkol sa taong nagpagawa ng palaruan? A. Unahan. B. Gitna. C. Hulihan. D. Unahan at hulihan.
4. Ayon sa iyong nabasang kwento, ano ang kasing kahulugan ng salitang libangan? A. Liwasang bayan. B. Pampalipas oras. C. Punong lungsod. D. Tuwang-tuwa. 5. Salamat po, Mayor. Makakaasa po kayo na pag-iingatan namin ito. Ang kanilang nasambit. Ano ang ibig sabihin ng salitang may salungguhit? A. Nasabi. B. Nakita. C. Nagawa. D. Nahuli.